Guru, mga kadipin at mga kahadin, muli nagbabalik ang inyong hadin ng guro. Ako nga pala si Mr. George Serap Singh na nagsasabing proud po ako maging guro pagkat passion ko po ang pagtuturo. So ngayong hapon po, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng kukupiya. Ito po ay tinatawag natin na isang coconut business attractant na kung saan magagamit po natin sa ating mga gulayan. Sapagkat sa panahon ng pagugulayan, hindi natin may pagkailan na ang ating mga gulay inaatake ng mga iba't ibang uri ng insekto. Makikita po natin sa bunga ng ating pipino, so ito po ay inatake na po ng iba't ibang insekto. Kaya po kung ganitong mangyayari sa ating mga taniman, so wala tayong kasiguruhan na tayo ay magkakaroon ng isang produktibong uri ng pipino plantation. So kaya ngayong hapon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng tinatawag natin na cucupia. Ito ay tinatawag natin na natural pest insect attractant. Okay po, so anong mga kagamitan? So gagamit po tayo ng isang litro ng tuba at isang kilo ng asukal. So ang gagawin natin, pakuluin natin ang tuba at ilagay natin ang isang kilo ng asukal, haluin hanggat sa ito ay lumapot. Okay po. So pag lumapot na po yung ating asukal at saka yung ating tinatawag na tuba, so titingnan natin. So pwede natin siyang kuhain at saka ilipat natin o ilipat natin sa mga 1.5 na hinati natin sa dalawang bahagi. So pwede natin gamitin yung magkabila. So yung baba at yung itaas at lagyan natin ng sling. So ngunit bago yan, kinakailangan hatiin natin yung may damage na po na pipino. So bakit po gagamit tayo ng pipino? Sapagkat po ang pipino, ito po ay sabi natin nagre-release ng isang magandang uri ng amoy na kung saan hinahanap-hanap ng ating mga insekto. Sa pamamagitan ng paglagay ng mga chopped na pipino sa ating ginawang cucupia, so ma-encourage natin yung mga insekto na dumapo dito sa ginawa natin. So pag nakadapo na yung mga insekto, dinikit sila sa cucupia at hindi na silang pwedeng umalis pa, doon sila mamamatay. So ibig sabihin, isang mabisa po ito na klase ng pamatay peste sa ating mga taniman ng pipino. Sapagkat ito ay ginamit ko na noong 2013 nung ako ay sumali sa gawad sa ka-regional level. So kaya naniniwala po ako na pag ginawa nyo ito, malaking kapakinabangan po ito para sa pag-aalaga ng pipino nyo sa inyong mga taniman. So ang gagawin natin, i-chop po natin ito. Yan, na-chop na po natin yung mga sirang pipino. So, ibig sabihin, ang mga sirang pipino, wag natin itatapos sapagkat ito ay meron nilang kapakinabangan. So, ngayon, pwede na natin po yung haunin at sa palamigin. So, bago natin ilipas sa mga hap na lalagyan. Okay po, so mamaya-maya ng kunti, pwede natin ito ilipas at ihang na natin sa ating pipino plantation. Okay po, so uli babalikan natin ang ating mga kagamitan. Isang litro ng tuba sa isang kilo ng asukal. So pakuluan hanggat sa lumapot. Then 1.5 ang gagamitin natin. Hatiin natin sa gitna para makagawa tayo ng ganitong uri ng sisidlan o lalagyan. Siyempre gagamit din tayo ng cutter para mahati natin yung mga anong tawag dito? Tying material. Okay po. So, yan. So, hatiin natin. So, gagawa lang tayo ng mga ganito kahaba. Magkakatayo ng mga ganito kahaba para gawin natin sling para makagawa tayo ng ganito. So, pagkatapos, siyempre, ihanda na po natin yung pwede natin pag lagyan doon sa taniman. Yan, mapilit na. So, mapilit na. Ibig sabihin, pag linagay na natin dito mamaya yung mga pipino at saka dumapo na yung mga insekto sa ating pipino plantation, hindi na po sila makakaalis. Wala na po sila ng kawala kung hindi sila ay mamamatay dito sa ginawa nating coconut piece insect attractant. Yan po, cucupia ang tawag dito.
So bali ito na yung resulta ng ating ginawang kokopya na kung saan na dumapo na yung mga insekto at ang dami nga ng ating natrap na mga insekto at namamatay na sila. So kabilang dito yung langaw, yung fruit fly at saka yung red ant. Kasali na rin po dito yung rice bug. Okay po. So lahat po ng mga insekto na dumadapo sa pepino plantation ay matatrap ng ating insectivorous attractant na ito ay tinatawag natin na kokopya. So kaya kung kayo interesado na malaman kung paano ginagawa ang buong proseso ng paggawa ng kokopya, so huwag kakalimutang panoodin ang buo ang aking video para po matutunan nyo po ang tamang proseso at kung paano po natin gagamitin ang ating kokopya o coconut peace insect attractant. Yun po, makikita natin yung mga red ant. Ayan. At dito makikita natin yung mga yan. Yung buhay na langaw, okay po, hindi na makaalis pati yung fruit fly. Ayan. So sila yung mahilig mag-atake sa ating mga pipino. Ito ang naging sanhi kung bakit nasisira yung mga bunga ng ating mga pipino. So yung langaw naman ay nangingitlog, the following day magkakaroon na ng uod yung mga dahon sa kasagsagan ng tag-ulan, mas lalong napapabilis yung paglaki ng mga itlog na nagiging larba. So ang larba ay sabi natin isa sa pinaka voracious eater na tinatawag natin. Okay po. So okay, so dito po mapapansin natin, tingnan natin, ha, kakalagay pa lang natin, nandiyan na yung lahat ng mga red ant, oh, nagkukumpula na, oh. So, yan, makikita po natin. So, yan po yung epekto ng ating ginawang insect pest attractant. Yan. Sabi nga ni Sir Johnny, bunga. Okay, so, yun. Ito yung ipinagmamalaki kong, sabi natin, inubiso na ginawa ko para po sa 2022 gawat tahom tanom, so bilang isang innovation. So yun po, makikita po natin. So maubos yung lahat ng langgam diyan na hindi tayo gumagamit ng chemical. So ito na po yung pinaka tumpak na paraan kung paano po natin susugpuin ang mga dumadapong red ant sa ating mga taniman. Yan po. Yun. So dito, bawat laglag ng red ant hindi makapalag. So yan, kaya ang tendency, mamamatay yung red ant. Yan. Dami na, ang dami na ng mga hindi makagalaw na mga red ant. Yan. Kaya kung nagustuhan nyo yung ating content, huwag kakalimutang i-like, i-share, i-subscribe at pindutin na rin po ang notification bell at huwag kakalimutang mag-iwan ng inyong comment o suggestion para po lalo pa nating mapa-improve ang ating mga video content para po sa darating na mga video ang aking i-upload. So maraming salamat po. So kung nagustuhan nyo dito ang aking content, kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag kakalimutang i-like, i-share at i-subscribe. At pindutin na rin po ang notification bell para po kayo ay laging updated sa mga susunod na video na aking i-upload. So ito nga muli ang inyong hardinirong guro na nagsasabing mag-aral pa at nang matuto sapagkat laman po ang talento po ang susi sa pag-asinso. At sa panahon po ng pandemya, tandaan natin na mga magsasaka, kayo po ang bida. So, sa muli, ito ang inyong hardinirong guro ng sasabing kita-kita kids para sa susunod na aking mga video. Mabuhay ka, magsasaka. Bye-bye! Okay.